natuto ka nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan. Thank God it's Friday! O, oh, diba? Sa lahat pa rin po ng mga nagpa-plano na kung ano naman din, saan pupunta, saan hihingi, aba, bago kayo gumastos at magwaldas. Isipin nyo muna kung may kinakailangan kayong mga bayaran, mga obligasyon. Diba? Lalo pa, diba? Anong pecha na ngayon? 19 ng correct. Mayo. Mari, pecha ay, di peligro na. Correct. At mari, ito yung mga pecha na, alam mo yun, at magdadatingan na yung billing ng bills. Tubig. Alam mo, kababayad ko lang kagabi. Kuryente. Yan na yung mga magdadatingan na yan. Alam mo yung maluha, tiri-ay ako habang binabayaran ko yung kuryente. Oy, mas mag-tiri-ay ka kung putulan ka ng kuryente, di ba? Correct. Ano gusto mag-tiri-ay sa magbayad o sa magputulan? Same. Kasi mare, parang, ha? Huh? Oh, diba? Ganun na kamahal ang kuryente ngayon. Diba? Kasi nga mare, necessity ngayon ang aircon dahil napakainit ng panahon. Correct. Isa mga pangga natin, ha? At doon naman sa mga wala. Doon naman sa mga walang, alam mo yun, walang kakayanan mag-aircon. Alam niyo yung best solution dyan. Ano? Yung, alam mo yun, mag-boost lang kayo ng tubig sa katawan. Hindi kaya pasma naman ang abutin hindi, nila, no? Hindi, kasi pag naiinitan, mag-boost lang kayo sa katawan kasi syempre para makaiwas din sa heat stroke, uminom na maraming tubig, diba? Tapos, o di naman kaya, yung best, ano yan, life hack, para malamigan kayo, kumuha kayo ng timba, bumili lang kayo ng yelo, tapos doon itapat sa ventilador. Para yung buga ng hangin malamig. Pwede. O kaya buhusan nyo yung bubong ninyo ng tubig. Oo, yung mga pader-pader. Pwede naman yung buhusan pero ng meron, tubig. Oh. Meron akong the best na ano. I-suggest. Pumunta kayo sa malapit na mall. Tumambay kayo doon. Tambay sa food court, di ba? Bili kayo ng ano, ng isang order ng siomay, yung 4 pieces, pero patanggalin nyo ng... Unahin nyo yung wrapper. Patanggalin nyo hanggang hapon. Ay, naku, nakakaloka. Pero ay, naku! Kung naluloka ka sa kuryente, mare, eto, maluloka ka sa ginagawa ngayon ni Ethel Buba. Nano ba? Aba, nananawagan siya na ipasara na daw ang Family Feud. Oy, speaking of Family Feud, ayan, mare, malapit na, malapit na, malapit na. Ang alin? Ang pagpapalab... Uy, hindi! Uy, wag! Hindi po na ipapalabas ang ano, episode na naglaro ang Carjack, si Jimbo at saka si Sheena, diba? Ang timpangga. Correct, hindi ba? Talaga nga naman nakakaloka, it is. O, anong kwento kay Ethel? Bumulalas na talaga. Actually, meron lang isang kasing reporter na nag-squeal. Actually, nasimulan ito nung parang pahaging ni Ethel Buba sa kanyang Facebook page tungkol nga sa hindi magandang experience niya dito sa game show na ito. Kasi nga binubook daw siya ahead of time tapos biglang ika-cancel. Eh ngayon pala si Ethel Mare naka-base sa Boracay. So kapag every time ibubook mo siya, magbubook din sila ng flight papuntang Maynila. So ang mahal. Eh nakailang beses na daw silang magpabalik-balik na ika-cancel, tapos biglang ibubook. Pag ibubook naman daw, yung date na available, hindi na sila pwede naman noong araw na yon. Kaya nayamot si Ethel na, sabi nga niya, mabuti kung nire-reimburse nyo naman yung ticket namin. Diba? Kumbaga, syempre, parent pa din yun. Dahil ilan silang babiyahe, diba? Alam nga naman bumiyahe din siya mag-isa. Correct. Pero yun na nga, diba? Walang pinangalanan dito si Ethel. Meron lang isang reporter na nagpangalan at siya na nagsabi na ang pinatutungkulan daw pala ni Ethel doon ay ang Family Feud. Oh, ay, ganun? Diba? Kumbaga sila na nagtahi nung storya. Pero Mari, nagbigay na ba ng opisyal na pahayag ang Family Feud tungkol dito? Walay pa. Wait pa talaga naglalabas kasi nga kumbaga parang syempre una, hindi naman nila alam na sila pala yun. Oo. Tsaka isa pa, nagka-problema yata si Ethel, not with the host ha, kaklaruhin lang natin. Walang kinalaman si Mr. Ding Dong Dantes dito. Oo. Sa mismong production. Mismo ng Family Feud kung bakit nagkakaroon ng problema pag nagbubooking kayo ng mga guest artist. Oo. Lalo pa yung mga naka-base sa mga alam mo, out of town, di ba na kailangan bumiyahe. Kasi hodang alam mo yun, nakatapos tirin sa Baguio, sa Tarlac, o kaya kung saan man. Siyempre, yung costing ng biyahe, di ba? Rerenta yan ang van. Katulad si Ethel, bumibili ng ticket, tapos ika-cancel nyo, so babalik na naman sila. Tapos, i-reschedule nyo,
biglang, alam mo, bibili on expense nila. Mm-hmm. Yun lang yung gusto sabihin. Eh, Mare, hindi kaya meron lang miscommunication dito? Actually, kasi diba, siguro, ganun kagaya ba? Nun, naglaro ang timpangga. Oo. Diba sasabihin naman nila ahead of time or the day before yung ano na bukas yung shoot natin na, diba pwede ka na, baka naman piece of air. Hindi. Ang experience kasi dahil ni Ethel, nakabook na siya kunwari today. Nagbook siya ahead of time. Hindi, nabook na siya. Bago siya magbook ng flight, nabook na siya na, ganitong date may taping. Mm. So, nagbook na ang lola mo ng flight. Mm. So, nung lapag niya ng Maynila, biglang na-change yung schedule. Mm. Na walang abiso. Ilang beses nangyari ito? Dalawang beses ata. Nako, kailangan maglabas ng opisyal na pahayagang diba? Family feud. Dalawang beses ata nagpabalik-balik. Tapos yung parang pangalawang beses, may dala na siya mga kasama pa mula sa Boracay. Ayun lang, napamahal. Diba? Kaya mas lalong napamahal. Kumbaga parang sabi nga ni Miss Ethel. Although hindi naman niya direct ang sinabi na family feud yun, no? Siguro may mga pakailamera lang sa paligid ang nagpangalan. Kaya medyo pumuputok ngayon yung scenario na nag-uugnay sa family feud. Mm-hmm. Ulitin lang po namin, wala pong kinalaman ang mga host na kundi ito'y usapin ng production mismo ng family feud sa mga artista ang kanilang iginigest sa kanilang game show. Correct. Kaya ang panawagan ni Ethel, diba? Kung ganyan lang din naman kayo, magsara na kayo. Ay. Diba? Isara, and actually, ito yung term niya, may quote, isara nyo na yung game show nyo. I feel like hindi mangyayari yun, Ethel. Kasi lakas na family feud ngayon, correct, Mare. Correct, diba? Matas ang ratings nila. Yung nakakaloka. Pero yun nga lang, syempre, meron sigurong mga bagay na hindi inaasahan. Oo. Ayan, at kinakailangan asikasuhin ito ng family feud. Ng production. Ng production. Okay, sa pamunuan din naman ng GMA 7, dapat makall yung attention bakit ganito. Kasi totoo naman din, kung talaga nagbubook ng flight, dapat, alam mo yun, charge yun eh. Kasi kayo nag-imbita eh, na mag-guest yung artista. Oo. So, dapat yung plane fare, sagot ng production. Diba? Yung mga ganong aspeto. Hindi kaya alam ng alam kaya ng mga nasa production na si Ethel ay nasa Boracay? Alam naman nila. Dahil talagang base talaga siya doon. Hindi naman dito sinasabi lang na tipong, nandito ka ba? Kasi diba, unang-una, bago may book yung artista, alamin mo, nasa Manila ka ba? Diba? Kasi, diba, ibig sabihin lang, kaya siya na-book. Alam, aware yung mismong nag-book sa kanya na production staff na nasa Boracay siya. Diba? Pero all of a sudden, biglang ika-cancel ng ilang beses. Parang mali yun. Diba? Not unless, diba, yung production na ito, kung yung budget na yun, hindi niya binibigay sa artista. Baka may budget. Tapos, alam may mo budget, yun, pero... May bulsa-bulsa. Hindi natin sure yan, Mare. Ayan. Kaya dapat, Mare. Maraming katanungan eh, diba? Maraming spekulasyon na pa pwede mong isipin. Diba? Pero wala po kaming... Kumbaga kinukumpirma sa ito. Lahat ito ay spekulasyon po. Speculation diba? Lahat. Kasi maraming pwedeng mangyari at maraming pwedeng isipin sa mga ganung bagay. Not until naantay nga natin ang mismong official statement galing sa family feud, lalo pat naugnay na sila sa usaping ito. Diba? Kaya sama-sama pa rin natin yan na pakatutukan sa mga susunod na araw. Well, ayan, so go na. Ayan. At syempre sa aming pagbabalik, balik na ko. Sa umating mong tsikahan na naman na daladala ng dalawang bakla. Ako si Kapitana Sisa. Ako naman ang inyong Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo.